Sun. Aman. Ato na. Ito mo buso. Dagat, ato dagat. Pasaka. Pasaka. Pasaka gani. So, hello guys. Good morning. Good morning. Wala pang tulog. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung binili kong drone. It's called Dropper. Yeah, Dropper. Actually, binili ko ito last month. But di ko siya nagagamit kasi pinagpa-practicean ko pa. And I need some space na malaki dahil first mahirap siya. But okay naman. So, papakita ko lang sa inyo anong nasa loob din. Na yung mga specs na meron siya. So, it's Dropper, gyro remote control for access aircraft. So, it's one. I brought it in Lazada and kasama yung shipping fee na ano, it's only 1,400 pesos. So, let us see if yung 1,400 pesos is worth it ba para sa drone na to. So, let's check it out ano nasa ilalim. So, first is Swan. As you can see guys, it's the drone itself. Look at that. So, ang maganda dito is madadala mo siya. Lalagyan mo lang siya sa bulsa. So, handy lang. And dahil kasi foldable lang siya. Dito yun. Yun. Ito yung drone natin. So, kahit ano, kahit ako shorts ko lang, wala ka nang dadaling bag. Unlike those drones na malalagyan. Siyempre, mas mahal. Kailangan pa talaga may lalagyan. Ito, lalagyan mo lang ito sa bulsa. So, yun, drone. Then, the manual. Another manual. Wag nyo talaga itong itatap. Importante talaga itong manual. So, then, the charger. And, extra propellers. So, propellers, yes. Wala na lang. So, yun lang. So, first, the drone itself. Drone is, kita nyo ito, may battery siya. So, bad thing about this battery is, wala silang stock, extra battery. Doon sa napagbilan ko. So, ito lang yung battery niya. Paka basic lang. It's only 1,000 pesos though. So, the drone can fly 7 minutes. Yes. 7 minutes only at kapag nag-lowbat siya din, pinapalipad niyo pa rin. Mahirap na siyang kontrolin. Minsan, nagka-crash ko siya. And, nasa manual din, is nakalagay 720p yung camera niya. So, titignan natin mamaya kung 720p ba talaga or baka 320p lang. So, makikita na ni if worth it ba talaga yung ano, yung drone na 1,400 pesos. So, at 1,400 pesos, yun, 720p, it can fly at 7 minutes. So then, charge time is 90 minutes or 1.5 hours. So, yun lang yung mga basic na nakalagay sa drone. So, yun sa control guys, papakita ko lang sa inyo maya. Napaka-basic lang naman yung mga controls niya. But, first things first, dapat magpapalipad kayo ng drone wide space. Nahirap talaga siya pag narrow lang. Babangga pa, lalo yung pag hindi nyo pa gamay yung drone. Kasi wala talaga siyang yung steady, ano niya, walang steady mechanism yung drone. Walang nakapag-program doon. Propeller niya, pag nasira, ito, may extra naman. So, okay lang yun. Then, the drone, is wala siyang remote. So, as you can see, ganito lang siya. So, you need to, ano, need to download it. Makokontrol niya siya via phone. So, at 1,400 pesos, may drone na kayo. So, pwede niyo siyang panregalo, actually. But, it's for, ano, mga magin niyo, pinsan niyo na, ano, 14 plus na yung age. So, di naman siya mahirap kontrolin, pero dapat magamay niyo pa rin bago mo. Then, papali pa rin niyo sa lugar na pwede. Because, there are barangays or places na hindi kayo pwede palipan ko. Makakamulta kayo or else, ano, huliin talaga kayo. Like, ano, sa Genti River, hindi pwede mong palipad ng drone doon. Sa IT Park sa Cebu, hindi ka basta-basta makakapalipad ng drone. Wala kang permit.
So, ayun lang guys, maya, papakita ko sa inyo kung ano, papalik pa rin natin, papakita ko sa inyo yung video na yung drone na makukuha natin. Then, papakita ko sa inyo if mahirap or madali nyo ba. For me, at first, mahirap talaga, but yun, medyo nagamay ko na, so medyo okay na, so yun lang guys, yun nga, papakita ko sa inyo. Check it out. So, bago nyo mapalipad yung drone guys, ito tayo, papakita ko sa inyo, kailangan natin ng remote. So, kailangan tayo mag-download ng Exploration UFO na app. Exploration UFO by Steve Chan yan, may na-install na ako. So, i-open mo yan, but before you open that, you need to connect your drone wifi sa CP mo. I mean, i-connect mo yung CP mo sa wifi ng drone. So, hanapin mo it's wifi UFO lang. Wala naman. Ayun, wifi UFO. So, it's wifi UFO. And then, punta na tayo sa Exploration UFO. Exploration UFO, so para ma-start natin yung drone, click natin yung start. Then may capture sa taas, may video din. Press natin off. Ito, start. Paliparin natin siya. Ito guys, yung palipay. There you go. Makita. Big set na. May makita ako bro. Palipad. And atras. No. Maganda na dagat. Dati, anong balik? Ganda na dagat. Dati, anong balik? Napalid yun sa hangin. Hindi makontrol tit, Jati! Hindi lang yung makontrol, men! Putang ina! Epic fail, bro! Dili na yung makontrol, oh! Balik! Balik! Balik, Brad! Uy, ano, Jawa? Thank you! 1-4! Ato, son. Aman. Ato, ha? Ito mong buso. Dagat, ato, dagat! Pasaka! Pasaka! Ito, pasaka, gani. Oh, tanawa. Saan si Jamin? Ato, si Jamin dito sa pier. Hindi na makontrolo. Ato, na, ato sa ubos. Saka sa as. Ato, huyog, huyog. Ato, son. Ay, dami. Atro! Ato, huyog na. Thank you, agad butang! Ay, ang dawa! Hello? Kakusog hangin, di mag... Ang dawa! Alam, drone, guys. Butang ina. So, yun, men. Yung Chow 1,400 pesos na drone guys. Ayun, nawala. Hindi siya control ng siguro lumbat na to dati. Ay ay. Puta guys. 1,400 pesos na drone. Ayun, wala na. No, he can't even reach. Hindi na siya maabot ng tapos hindi na siya makontrol. Siguro lowbat yung pagpapalipad ko. Ayun na sa dagat. Videoan sa videoan. Sa dagat at ito. Daan ko palagi. Na-try natin kung pakukumbinsin natin si madam bumili ng bago. Then,
Peace out. So hello guys, dito na ako sa bahay. Tatawa pa rin ako sa nangyari. So yun ba sa nakita niyo palpak eh. Palpak yung pagpapalipad ko. Pakita ko sana sa inyo, tutor ko sa inyo paano siya gamitin. Pero ayun. So dapat talaga magpapalipad kayo ng dunlal na yun. Maliit lang yun. So first, isipin niyo muna yung hangin. Kung kakayaan ba ng drone. Kaya siguro hindi yun na-control. Isa sa factor is yung hangin. Second is yung battery, like what I said, mahirap siya kontrolin kapag ano, low bat na. Then third is dapat mapalipad kayo yung safe na place. I mean, wag dun, wag niyo yung tularan dun agad ako nagpalipad sa dagat. Di ko pagamay yung drone tapos dun agad ako nagpalipad. So natatawa lang talaga ako sa nangyari. Hindi naman ako, medyo nanghihinaya ako, pero okay lang naman, enjoy ko pa rin naman yun. Almost, 2 months din naman yun na sa akin. Usaya lang talaga ako, 1,400. Worth it naman siya, I mean, hindi siya pwede ilagay yung mga video doon, hindi pwede na ilagay sa, pero, nasa sa inyo yun, but, low quality talaga ang kuha niya. Nakalagay sa ano, 720p but mukhang 320p lang. So yun, kung gusto niyo subukan, it's 1,500 pesos na sa Lazada yun. At tatawa talaga sa nangyari. So sana next time makakapagpalipad tayo ng isang drone, makakatry naman ako ng iba, or may mga tina-check naman ako, may mga mumurahin lang, hindi pa tayo makaka-afford ng mga mahalin. Baka naman, sponsored naman dyan. Madam, yun, sponsored naman. Di joke lang. So, next time, mag-iingat na tayo. Mag-iingat na talaga ako. I mean, salanan ko naman talaga yun. Yun naman talaga siguro. Kapag hindi mo talaga iniingatan ng isang bagay, mawawala. Charot! Hindi, joke lang. So, yun guys. Sana next time mga palipad tayo. So, please do like, comment, subscribe. Peace out.